Madalas nating madinig yung mga salitang pagyumaman ako. Minsan ang kasunod ay maganda, kagaya ng tutulong ako sa kapwa, magpapagawa ako ng kung ano-ano para sa kapakinabangan ng mga nangangailangan. Pero hindi laging ganito. Merong mga tao na kakaiba ang pananaw. Merong magsasabi ng kapag yumaman ako, huyo kayo sa akin. Ang mga negatibong pahayag tungkol sa gagawin pag yumaman ay sumasalamin sa maling kaisipan at damdamin na ang pagyaman sa halip na makabuti ay magiging mitsa pa ng maling bagay. Meron akong nabasa na nagsasabing, money does not change people. It only amplifies who you are already. Hindi daw bumabago ng pagkatao ang pera, pero ito ay naglalantad lamang at nagpapalaki sa tunay na saloobin ng isang tao. Sa madaling sabi, ang pera ay lalong magpapabuti sa dati ng mabuti at magpapasama sa dati ng masama. Hindi man laging totoo yan, pero palagay ko may tama din naman yan. Yan ang dahilan kung bakit minsan pag humihiling ka na i-bless ka, baka ang ibigay sa iyo ay less. Ang sabi ng Bible, dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Ang pera pwedeng maging pagpapala at pwede din namang makasira. Depende yan sa puso at intensyon ng taong makakatanggap nito. Ang paalala ng verse na ito ay mahalaga. Ang pera ay pwedeng maging dahilan ng pagkakalayo sa Diyos. Dapat nating tandaan na kapag ang Diyos ay nagpala, ang layunin ay para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Pero pag ang puso ng pinagpala ay mali, ang epekto ay hindi din magiging tama. Ang lesson dito ay ang maturity sa paggamit ng biyayang mula sa Diyos. Minsan, hiling lang tayo ng hiling na yumaman o sumagana, pero hindi naman tayo nagtutuon sa pagpapalago ng ating pagkatao. Kaya kung sakali na nagiging laman ng isip mo ang kaisipan na, kapag ka yumaman ako, huyo kayo sa akin, senyalis yan na merong mali na kailangan ituwid at kailangan pa ng maturity sa pagkatao at pag-uugali. Ang landas ng kaayusan ng buhay ay hindi laging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming pera. Madalas ito ay may kinalaman sa pagde-develop ng ating karakter at paglago ng ating pagkatao. Yan ang tunay na pagpapala at yan ang nais ng Diyos sa atin. Na ang buhay natin kapag pinagpala ay hindi lalala sa kasamaan, sa halip ay lalago sa kabutihan. Kaya't kalakip ng pagpapala ng Diyos ay ang pagkilos para tayo ay hubugin at baguhin para sa ikabubuti. Ganda, di ba? Asa ka pa.